Wala nang ibang ligaya pa sa buhay. Ang daigdig ko'y ikaw, kailan pa man. Kumusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang binagong ika-13 na yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumalik sa Loyola Memorial Park sa Marikina upang maghanap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na mga artista na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika at sumama kayo para muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng dating aktor at batikang direktor sa loob ng mahigit 20 taon. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo sa Garden of Resurrection ang huling hantungan ng yumaong aktor at direktor na si Efren Reyes. Si Efren Ongpin Reyes ay sinilang noong Hunyo 1924 sa Maynila. Siya ay isang aktor at batikang direktor na maalaala sa kanyang pagganap at pamamahala ng mga natatanging pelikula noong 1950s at 1960s kasama si Fernando Poe Jr. Si Reyes ay ama ni Efren Jr. Si Reyes ay lumabas sa 79 na mga pelikula bilang aktor, 66 bilang direktor, 28 bilang manunulat at 2 bilang producer mula 1948 hanggang 1968. Si Reyes ay unang lumabas noong 1948 sa pelikula na Wala Na Akong Luha na pinagbidahan ni na Carlos Padilla at Anita Linda. Ang ilan pa sa mga kanyang mga pelikula ay 1948 Hiram na Pangalan na pinagbidahan ni na Jose Padilla at Anita Linda. 1949 Hindi Ako Susuko kasama si Leila Morena. 1956 Desperado kasama si Olivia Senizal at Lupito. 1959 Scavengers na pinagbidahan ni na Vince Edwards at Carol Hallmark kasama si Vic Diaz. What's wrong, Stuart? Going anywhere without me, Marianne. Get out of my way. Now listen to me. I just want to help you. I know you're in some kind of trouble. The Raiders of Leyte Gulf na pinagbidahan ni na Michael Parsons, Leopoldo Salcedo at Jennings Sturgeon. The Raiders of Leyte Gulf. You are not a prisoner of war. You are a spy. You do not enter into it at all. You are nothing. Struggle against the water tortures of the strange Japanese officer who hates his work. Sorry, Mother. Where do you talk? Where do you talk? Will the American agent talk? Will he reveal the plans for General MacArthur's return to the Philippines? See the answer in The Raiders of Leyte Gulf. 1963, Angkan ng Matatapang na pinagbidahan ni na Fernando Poe Jr. kasama si Rebecca, Max Alvarado at Jess Lapid. Boss, wala naman palang sinasabi yung rating na yan eh. Sa akin lang, hindi maaari yan eh. Ako pare, huwag kang pasisiguro. Alam mo, ang tempo sa rating na yan. Talagang magaling. Kaya lang, hindi siya talaga po pwede kay Boss. Ang bahilin na nga eh. Si Boss kagad ang kanyang hinarap eh. Sa akin lang, kahit nakatalikod, lalabanan ko ng baril na yan. Hindi ka maaari sa'yo, ha? Nahandaan ka, Max, baka mapasubukan. Yun na nga, boss, eh. Kung ganun lang ipinakita niya, masisiguro ko sa'yo. Kahit na mauna na siyang bumunot. Gusto ka masubukan, ha? Oo,
Hindi mo magawa yung sinasabi mo. Sige nga, boss. Tignan natin ang pinagmamalaki niyan. Sige. Basta pinahintulutan mo ako, boss. Ipakikita ko sa'yo. Sige. Pwede ka natin. Gagawin mo yung sinasabi mo, ha? Oo. Nakita na ninyo ang galing niya? Walang maaaring pumantay sa kanya kundi ako. At bakit hindi siya uhusay? Ako ang nagturo sa kanya. Kung ano ang puno siyang bunga. Hindi ka ba natutuwa kay Rabin? Kay bilis ng paglaki ng anak mo. Parang kung kailan lamang ay naakit pa natin siya sa kanyang paglalaki. Talagang kay bilis na naman lumakad ng panahon. Lalo sana siya magiging masaya kung nagkaroon siya ng kapatid na lagi niyang makakalaro. Mukhang yung lagi niyang nakikita. Hoy! Huwag mo idamay sa usapan ng ating anak. Si Rabin ay lalaki, tanpunay na lalaki. Huwag katulad ko. Aston, tandaan niyo. Walang makapagbabago ng aking buhay. Kaya tanggapin mo ang katotohanan. Ang lahat ng ating kabuhayan ang galing sa pamamagitan ng baril na ito. At ako ay mawawala lamang dito kapag may tumalo sa akin. Yan ay susumpa ko. 1964, Mascarados bilang aktor at direktor kasama sina Fernando Poe Jr., Bob Soler at Johnny Montero. Dalawa laban sa lahat. Talagang matapang yung dalawa. Matapang nga, pero walang magagawa sa marami. Ano wala? Gusto mo, pustahan tayo. Kanino ka? Gusto dalawa. Sa bote nga lang. Arigado. Ito hindi gusto. Bakit? May makikialam. Pabihan mo sila. Eh, hindi na ka naman kasagusta, ha? Oo. Lalo na kayo matatalo niya pag nakialam ka. Ako ka naman ako, ha? Madami na ito, ha? Hindi ka ba tutulong? Suicide 7 bilang aktor at direktor kasama sina Bob Soler, Berting Labra at Carlos Padilla Jr. Ang huli niyang pagganap ay noong 1968 sa pelikulang Hangganan ng Matatapang kasama sina Perla Bautista, Van de Leon, Johnny Montero at Ronaldo Valdez. Bilang isang direktor, si Reyes ay may 66 na mga proyekto kasama ang 1956 Haring Espada na kanya rin pinagbidahan kasama sina Cesar Ramirez at Olivia Senizal. 1964, Mano-Mano na pinagbidahan nina Fernando Poe Jr. at Flash Elorde kasama sina Dencio Padilla at Pablo Virtuoso. Noong 1965, ang Daigdig Ko'y Ikaw na pinagbidahan nina Fernando Poe Jr. at Susan Roses kasama sina Dencio Padilla at Pablo Virtuoso. Wala nang ibang
1967, ex-convict na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. kasama sina Jose Romulo, Rebecca, Dencio Padilla at Pablo Virtuoso. Kanyang huling proyekto bilang direktor ay ang 1968 Alias 123 na pinagbidahan ni Fernando Poe Jr. kasama si Dencio Padilla at Pablo Virtuoso. Ni Lunes, iba lang iba ang aking kapareha. Bueno, mga kaibigan, ngayong gabi ang aking kapareha ay artista na sila. Batang-batang artista na sila. Siya po'y nakilala sa kanyang dramatic ability. Artista ng Tampaguita at View. Ako napakaganda ko ng view. Ang lugar na ito, itong lugar na ito, dagat mo yan. Dagat? Oo. At alam niyo mga tayo rito, puro simentado mo yan. At sakot na loading mo yan. Ang ibig mo sabihin, amang kung ako'y namamasyal dito sa gabi, hindi ako puputi. Ayaw niyo, kayo mo puputi ka. Alam niyo, yung mga tayo yan, punong-puno ng magandang lampara. At lalo na kong gabi, ako napakaliwanag. Di lang pala itong mamamasal sa gabi dyan, maliwanag. Oo, oh, maliwanag. At saka marami yung sinasabi ng mga hold-up-hold-up. Ah, wala akong hold-up dyan. At ito, mayroon Chinese garden dyan. At dito sa lugar na ito, mga lagoon, na punong-puno ng mga isda, ng mga goldfish. Goldfish? Oo. Oh. Pwede rin pala kong mga isda rito. Oo, kahit oras-oras, pwede kayong mga isda dyan. Noong 11 ng Pebrero 1968, si Reyes ay hinimatay habang nasa Santa Ana racetrack. Sa araw ding yon, siya ay pumanaw sa paggamutan sa Delpan dahil sa atake sa puso. Siya ay 43 taong gulang lamang. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel nito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Parañaque. Salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.